na lang maririnig, personal na rin makikita ng Pinoy fans ang boses sa likod ng mga minahal nating characters sa Pokemon. Sa isang toy ko naman, naging part ang dalawang Voltes 5 Legacy Stars na sina Matt Lozano at Rafael Landicho. Makichika kay Nelson Canlas. Gotta catch 'em all! Mag-ready na ang mga gamers, cosplayers at mga fans ng pop culture anime sa pinakamalaking Pokemon Convention. Magaganap ang Pokeverse Expo mula May 31 hanggang June 2. This could be a good bridge to connect my generation and maybe the previous generation. There's a brand recall for over 2 billion people in 183 countries, and 57 million of those are from the Philippines. I would say it's a gift to the country to connect to the rest of the Pokemon fans in the country. Nandito sa Pilipinas ang mga OG Pokemon voices, si Jason Page. I'm on the road to Viridian City. Ang kumanta ng original Pokemon theme song, at Veronica Taylor. Ash is kind of like always right here, right? He's pretty excited to be here too. Ang original voice sa likod ng karakter na si Ash Ketchum. I've been in their living rooms all these years, as have you, mm-hmm. and then we finally get to meet in person. It's like we already know each other, mm-hmm. but now we have a deeper connection face to face. After I sang the Pokemon theme song and I saw that it was doing so well in the world, the satisfaction that I have made this impact is so great, because that's what we're all trying to do here. We're all trying to just leave our greatest selves behind and affect people in a positive way. Tampok naman ang dalawa sa Voltes 5 Legacy Team na sina Matt Lozano at Rafael Landicho sa Toy-Con Evolution 2024. Nagpapasalamat ang dalawa na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagtangkilik ng mga fans sa Voltes 5 Legacy na may rerun na napapanood sa GMA Afternoon Prime tuwing 4:30 PM. Nakakatawang isipin na every time na merong mga ganitong event and kasama yung Voltes 5, masaya-masaya ako kasi parte pa rin kami kahit na last year pa siya naipalabas. Marami pong binago yung mga color grading, marami. Kaya mas lalo niyo pong magugustuhan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening! As a young dad, abinadong relate na relate si Joaquin Domagoso sa kanyang character na mapapanood sa upcoming episode ng Magpakailanman. Makichika kay Lars Santiago. Parang inihulma sa tunay na buhay. Yan daw ang tingin ni Sparkle artist Joaquin Domagoso sa pagbibidahang Magpakailanman episode na tungkol sa dalawang kabataang maagang nagkaroon ng anak. As a young dad, relate na relate si Joaquin sa mga kinukunang eksena. It's like the same template, different font, kumbaga. Or same font, different template. Yung mga pinagdaanan ko sa or pinaghugutan ko, yun nangyari po talaga. Makakasama ni Joaquin sa episode ang kapwa Sparkle artist na si Vanessa Peña. Sa set nga raw, ikinukwento pa ni Joaquin kay Vanessa ang kanyang karanasan na katulad ng nangyari sa karakter nila. Yung kinakwento ko kay Vanessa, alam mo, yung sa lines na to, parang nabanggit ko nga din to dati, ganyan, parang ganon. And then, she was telling me na, yeah, it's tough. Full of learning and realization naman para kay Vanessa ang pagganap niya sa role. Dito sa MPK na to, syempre kasi pag teenage pregnancy, parang laging binubuli. Sana maging mabait po tayo sa isa't isa. Kwento naman ni Vanessa sa kanilang mga eksena. As in, ano siya, nagtitiwala lang siya sa akin and ganun din ako. Nagtitiwala kami sa isa't isa na kaya natin tong eksena na to. Mabigat man to, kakayanin natin to. Stop! Bukod sa abangang MPK episode, kabilang din si Joaquin sa cast ng Lilet Matias Attorney at Law. Oo, may nangyari sa aming dalawa. Natutuwa nga raw siya sa mga project na ibinibigay sa kanya ng GMA dahil challenging ang mga role. Yung character ni Ino, for sure kabadong-kabado na ngayon sa mga nangyayari. Kasi naglalabas na lahat ng mga totoo or hindi.
Samantala, thankful din si Joaquin sa natanggap niya kamakailan na Herman Moreno Youth Achievement Award mula sa FAMAS. Thankful ako na yung legacy ni Tito Germs abot pa rin sa akin. And of course, alam niyo na po yun yung gaano po natulong ni Tito Germs sa buhay ni Papa. So thankful lang po ako na nirecognize po ako ng FAMAS for this Herman Moreno Youth Achievement Award. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Mas makikilala pa natin ang mga Kapuso stars na magniningning sa upcoming series na Shining Inheritance. Paano kaya nila pinag-aralan ang mga gagampan ng role? Makichika kay Aubrey Carampel. Pressured pero thankful and blessed si Sparkle artist Michael Seger na first time bibida sa upcoming Kapuso adaptation ng hit K-drama na Shining Inheritance. Gaganap siya bilang si Yuan, ang role ni South Korean actor Lee Seung-gi sa original Korean series. Para mapag-aralan ng role, pinanood pa ni Michael ang OG drama pero nangako ng sariling atake sa role. I had to watch it for myself para matuto ako in a sense na dito sa Filipino version, anong pwede natin iambag. Makakasama ni Michael sa serye sina Kate Valdez at si Kailin Alcantara. Kasama rin sa cast si Sparkle artist Larkin Castor na anya'y hanga sa kanyang co-stars. Parang natural lang yung acting nila. Parang bago mag-take, nagtatawanan lang, magaan lang. Tapos biglang pang nagsabi na action, seryoso na lahat. Naka-inspired din na makatrabaho sila. Nakakahawa. Gaganap naman bilang matriarch ang isa sa mga respetadong TV icon na si Connie Reyes. Dream came true raw para kay Michael na makatrabaho siya. When I was younger, napapanood ko na po siya. So, natuwa lang ako kasi yung relationship namin talagang lola sa screen and off screen. Kasi she gives us advices, the whole cast, but sa akin din na talagang yung mga do's and don'ts. Makaka-love triangle naman ang mga karakter ni Michael at Kate, ang karakter ni Francis, naggagampanan ni Paul Salas. Good boy, tsaka na-build na yung business niya, kumbaga, sa coffee shop, restos. So, wala pong ganun eh. So, parang pinag-aralan ko talaga kung paano nga ba yung ganung character, yung ganung attitude niya na sobrang bait, manliligaw, busy person palagi. May mga aral na rin natutunan si Paul sa pagninegosyo in real life. Tulad ng isinampa nilang reklamo ng kanyang girlfriend na si Mikey Quintos sa isang cryptocurrency group. Magkakaroon kami first hearing pero wala pang specific date. But until now, laban pa rin tayo. Mga learning experience sa mga kung saan talaga dapat mag-invest. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Engine goal achieved si unang hit Morning Sunshine, Shira Diaz. Feels like a Polaroid love ang snap ni Shiner ni Shira sa fan meet ng K-pop boy group Enhypen, kung saan kasama niya rin si Sparkle star Kaloy Tingkungko. Extended ang happiness na yan ni Shira sa guesting niya this weekend sa season 2 ng Running Man Philippines with SB19, Josh Cullen. I haven't met the new me yet. Yan ang power caption ni Kapuso star Bea Alonzo sa kanyang recent IG post. Oozing with confidence na giving girl power aura rin ang shiner niyang photos. Can't help but to be in awe rin sa beauty ni Bea ang kanyang fellow Kapuso. What a bejeweled moment for Sparkle artist Faye Lorenzo ang The Eras Tour experience niya in Portugal. Singing her hearts out din sa mga kanta ni Taylor Swift. Truly a successful Swiftie si Faye na shining on her sparkling dress.